guys. Good morning sa lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning. Ang isasabi ko lang ngayon sa mga kritiko ni Pangulong Duterte, huwag na kayong umasa pa na maibalik sa inyo yung pagdala sa pamahalaan. Hindi kayo marunong eh. Puro lang kayo kalokohan, puro kayo corruption, puro lang kayo daldal, wala naman kayong makitang ginawa. Kaya huwag na kayong umasa pa na maibalik pa sa inyo yung pamahalaan. Lalo na ngayon, nagkaalaman na halos lahat ng mga dilawan NPA. Kaya huwag na kayong umasa pa, mga kritiko ni Pangulong Duterte. Sana naman po, inihiling ko po si Ma'am Sara Duterte, sana po siya ang papalit ni Pangulong Duterte. Nakahanda po akong suportahan siya. Sana malaman sa lahat ng mga taong bayan na walang ibang ipalit kundi si Inday Sara Duterte. Carpio. Tingnan niyo yung mga nagawa ngayon ni Pangulong Duterte. Di niyo ba nakita? Di niyo ba naramdaman ang pagbabago? Dati nung si Pinoy, ang daming mga adik sa kalsada. Ang daming drug lord, ang daming pusir. Ang daming magnanakaw. Grabe. Ngayon, tingnan nyo, si Duterte nang namahala sa bansa natin. Ang daming improvement, guys. Mga ma'am, sir. Ang daming improvement. Mga kakalsadahan, tulay, paliparan, mga pantalan, mga widening sa mga kalsada, punta sa mga provincial road. Di nyo ba nakikita yan? Di nyo ba ramdam? Mga train, ang dami talaga guys. Kaya wala akong masabi kay Pangulong Duterte. Siya na ang pinakadabis na presidente ng aking nakilala sa buong buhay ko. Dabis ka talaga, Pangulong Duterte. Ikaw na. Sana nga hindi ka na lang muna papalitan sa ngayon bilang Pangulo ng Pilipinas. Ikaw na lang muna, Mayor Rodrigo Roa Duterte. Ang dami, grabe, corruption. PhilHealth is. Ang dami dyan, mga budget sa mga ano natin, sa mga sa DPWH. Ang daming corruption. Yung SASAP, lalong-lalo na yung SASAP, grabing corruption. Ang mga kabaranggayan, binibili lang nila yung mga taong binibigyan. Tinatanong ka kung ilang buwan ka na dito, ma'am, sir. Dito ba kayo na bumuboto? Ganon din ba yung mga ano sa mga kabaranggayan? Kung hindi ka dito taga rito, bago ka lang, di ka makakatanggap sa staff na yan. Sa totoo lang, di mo matatanggap yan. Kasi pinipili nila yung tao. E dinadaan nila sa pamulitika. Kasi yan ang hirap sa mga tao. Ang sabi ni Presidente, kung ang bahay may pintuan at may tao, bigyan mo yan kasi kasama na yan sa affected yan sa pandemya. Kaya talagang
may karapatan sana yan na tatanggap sa SAC. Kaso, ginawa nilang pampolitika. Mahal na Presidente, tama yung mga pinangalanan mong mga kapitan. Kulang pa yan. Marami pa dyan nag-urap. Mga mayor, congressman, ang dami pa dyan. Hindi lang napasama sa iyong listahan. Sana po, mahal na Pangulo, malutas mo lahat yung mga corruption dito sa Luzon. Grabe. Dito talaga sa taas, totoo yung sinasabi mo, nang dito sa taas, ang lahat na corruption, ang lalaki, ang ibig sabihin, kita nyo, ibig sabihin, ang laki na buhis na ninanakaw niya sa taong bayan. Kaya yun si Speaker Velasco. Diyos ko, mahiya ka naman sa sarili mo, Speaker Velasco. Ibalik niyo yung franchise sa ABS-CBN. Si Lito Atensya, isa din yun. Si Vilma Santos, isa din. Tito Soto, hindi nyo ba inisip yan kung magkano yung buhis na ninanakaw nila sa kaba ng bayan? Isipin nyo yan bago kayo magano. Kasi sabi ni Pangulo, kahit mabigyan nyo na ng 1,000 prangkisa hanggat di sila magbayad, hindi niya pipirmahan yan. Yan ang the best na Pangulo ng ating bansa. Walang iba. Si Mayor Rua Rodrigo Duterte, mabuhay po kayo, Mayor. Maraming salamat po sa malasakit mo sa taong bayan. Maraming pong salamat. Wala na po akong sabi sa iyo, Mayor. Daghan kayong salamat, Mayor, nga ikaw mo'y nahimong presidente gikan sa Davao, mga Bisaya. Daghan kayong salamat, Mayor. O daghan kayong salamat sa itong mga viewers na makapanood na ninyo ako ang vlog. Daghan kayong salamat.